Isang siyensayang araw sa inyong lahat. Ako si Fortunato Boy de la Peña ng Department of Science and Technology o DOST. Welcome to Siyensikat, ang programang naglalayong sagutin ang anumang katanungan o hiling ng isang individual o grupo na may kinalaman sa science. Maraming mga wisher ang nagpadala ng kanilang mga pangarap at gustong matutunan sa isang science expert o DOST idol. Sa araw na ito, ang kwento ng pagsiguro na malinis na tubig ang dadalhin ng isang water delivery man na si Ginoong Rodolfo sa bawat residente ng tenement Taguig ang ating mapapanood. Sundan natin ang kanyang pagtuklas dito sa Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Siyensikat, Siyensikat, mula sa DOST. Science at technology sa ating pag-unlad. Mga inovasyon para sa lahat. Ako si Rodolfo Wright, nakatira sa tenement Taguig. 25 years na nagdi-deliver ang tubig. Sa loob ng 25 years, 1994, hanggang sa ngayon kasalukuyan, ako'y nagigib pa rin. Ang alas 4 madaling araw, doon ako nagsisimula magigib. Mula sa tenement hanggang barangay, pabalik. Mga didelivery ako mga bahay, mga 10 bahay, kada isang bahay, dinabot ng 2 drum. Bawat sa bahay. Araw-araw yun hanggang naabot na alas 10 ng gabi. Ganun na lang yun. Kung meron mang technology na makakatulong sa amin, kung sino man din may kakalam ng mga namumuno, pamala natin, sana ma-assume nila ang kailangan ng mga taga-tenement kung malinis at tubig. Ang malinis na tubig, gaya ng pagkain, ay isang napakahalagang commodity sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa Pilipinas po, mayroon tayong malaking problema sa malinis na tubig o sa supply ng malinis na tubig, lalong-lalo na sa ating mga kanayunan. Ngayon, mayroon ho tayong na-discover na isang teknolohiya na binigay po sa atin ng World Health Organization noong 2004. Sa Rehiwan 1 or sa Ilocos Region po, ay nakaranas ng tinatawag na acute gastroenteritis noong 2004. At ito ay may naitalang dato na almost 2,000 ang na-hospital at 55 ang namatay dahil po dito sa problema to. Ito ay isang picture na nagpapakita na ang Pilipinas ay may problema rin sa malinis na tubig. Kaya mayroon pong inintroduce sa atin ang WHO, isang solusyon para ho malinisan yung ating tubig inumin, lalong-lalo na sa bahay, sa ating mga kabahayan. So mayroon hong inintroduce sa atin ang World Health Organization, isang paraan po para malinisan ang ating tubig inumin, doon sa kabahayan pa lang. Ibig sabihin nun, kung mayroon ho tayong source ng tubig, kahit sa ulan, sa gripo, sa open dugwell, ay pwede na gamitin. Pwede nang linisan para magsilbing tubig inumin. At yung tinuro sa ating paraan ay isang teknolohiya na proven na pang 22 country ho tayo na gumamit ng teknolohiya na ito. Ito yung tinatawag na paggamit ng isang disinfectant at saka yung tubig natin, i-disinfect mo at the household level. Kumbaga, kung kailangan mo yung tubig, dun mo na i-disinfect yung water na hindi mo na kailangan magpakulo. Kung mahirap magpakulo, di ka na kailangan bumili ng tubig sa water station kung malayo o kaya walang water station. Ikaw pa lang sa kabahayan, pwede mo nang linisan ang iyong tubig inumin.
Mang Rodolfo, magandang araw. Yes, sir. Yeah, congratulations. Ano, ako si Rocky Doctor. Pinadala po ako ng DOST sa Siensikat na para magkaroon tayo ng malinis at ligtas na tubig inumin. Ituturo ko po sa inyo, okay lang ba? Okay, okay. Yes, okay. So, dalhin natin yung tubig kung saan man at ituturo ko sa inyo. Ano po? Okay. Sige. Okay. So, saan magdi-deliver? Sa taas ko ba? Sa second floor. Sige. Yung sigurado ho ba tayo na malinis yung tubig natin? Ang technology po na ipapakita ko sa inyo ay yung tinatawag na household drinking water disinfection. Tawag natin dito ay Hyposol. Gamit ng simpleng paraan po, ang iyong tubig na ay magiging ligtas. Oh, sige. Ate, tubig yan. Deliver. Kawasa, galing. Ako po si Rocky Doctor. Galing DOST, Siensikat. Ano po? At mayroon kaming ituturo sa'yo na teknolohiya para maging malinis at ligtas yung iyong tubig inumin. Okay. Ang technology po na ipapakita ko sa inyo ay yung tinatawag na household drinking water disinfection. Ang solution, ang tawag natin dito ay Hyposol. Gamit ng simpleng paraan po, ano po, nadadagdagan na rin tubig, ang iyong tubig na ay magiging ligtas. Mamamatay lahat yung tinatawag na bakterya, gaya ng E. coli, salmonella, at saka mga pang-typhoid. So, pag once na na-treat natin siya, ligtas na yung tubig inumin. At huwag kayong mag-alala sa halaga nito dahil kahit bilhin nyo to sa tindahan, ay napakamura po itong technology na ito. Importante po, hindi ho tayo magkakasakit ng diarrhea o kaya yung acute gastroenteritis. So, paano gamitin? Ganito lang po yan. Kumaho po tayo ng botelya ng Hyposol, may laman na yung tubig na diniliver ni Mang Rodolfo. So, bubuksan po natin siya. Makikita ko natin, mayroong container. Okay? Takip po niya. Mayroon na siyang measuring cup. Makikita nyo, may guhit. 3.5 ml. Yan. Yan lang po karami. Yun po yung ihahalo natin dito sa tubig na inigib natin sa baba kanina. Okay, so ibaba natin yung... Ito po ay makaka-disinfect, Mang Rodolfo, ng 28 na containers. Okay? So ibig sabihin, pag since isa pa lang yung dinisinfect natin, marami po siya, tatakpan natin. Okay? At kung wala nang i-disinfect, takpan lang huma ng Ate Ana, no? Itagon lang yun sa medyo mataas para hindi mapaglaruan ng mga bata. After 30 minutes po, pwede nyo buksan. Nang 10 to 15 or the longer the better para sumingaw yung mga hindi ka nice-nice na amoy at saka yung lasa. After 10 to 15 minutes, pwede na yung sarado kung dito nyo kukunin yung tubig inumin or tubig panggamit. Pero since ang sadya ho nyo, mamana, ilagay dito sa inyong container, then pwede nyo na ibuhos, Mang Rodolfo, dito sa container. Kung gusto nyo, dito nyo na itreat at mamana, ano, kasi 5 gallons pala ito. Kargaan nyo ng tubig yung drum at lagyan nyo ng 5 na 3.5 ml. At itong drum na ang itreat nyo. Okay. Mama na, ito na po yung bote nyo. Ngayon, sa inyo na yan, para magkaroon tayo ng ligtas tubig inumin at tubig panggamit sa bahay. May tanong ho ba kayo? Ang itatanong ko lang po, kasi po may apo po ako. Ito po ba'y okay lang inumin ng apo ko pag dito na po nang galing sa tubig? Yung tubig ko na na-treat natin is good as safe as napakuluan. Ang purpose ng tubig ay itong solusyon natin na ito ay yung tubig pang inom, tubig pang luto ay ligtas. Tubig inumin mula sa bata na nagpapatubo ng ngipin hanggang sa tao na naubusan ng ngipin, ligtas ho yung tubig natin. Pwede nyo nang i-recommend yung technology sa lahat ng dinideliveran nyo dito sa tenement. Yung nga po. Kasi ang pinag-usapan po natin ay yung ligtas na tubig inumin. Alam po nyo, hindi man siguro madalas na mangyari po dito sa atin, pero sa ibang lugar, yung maruming tubig na ininom ay isang sanhi ng mortality na tinatawag. At nakita po namin, nakita po sa DOST, yung problema natin sa tubig. At ako po ay napag-utosan na i-share sa inyo
yung technology na drinking water disinfection. Okay. So, maraming salamat, Ma'am Ana. Salamat ano? Po. Yes, text lang po kayo. At alis kami ni Mang Rodolfo. Mag-deliver kami ulit sa isang ibang bahay dito. Oo. Yan, tapan yan. Okay. Okay. Thank you, ate. Maraming salamat. Salamat. Saan yung bahay na pumunta natin ulit? Dok, ilang ba expiration nito, Dok? Sorry. Ang shelf life nito ay 2 years. 2 years? Ano kung rotor cabinet, ang gagawin ko? Yeah, kunwari lang, nabuksan mo. Mukhang kung ipis na yung pumasok, eh, contamination na yon. Eh, palitan mo na palitan lang. Palitan na lang. Okay. 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 Dok, ilang ba expiration nito, Dok? Yung itong Hyposol, ang shelf life nito ay 2 years. 2 years? Ibig sabihin nun, mula sa pagkagawa nito sa planta namin, hanggang sa nandyan sa shelf, 2 years. 2 years? Pwede siya. Huwag lang ipaaraw. Kasi ang kalaban nito, yung araw natin. Yung tubig naman na nahaluan mo na na-disinfect natin, yung 20 liters na ito, ang tanong ay mayroon bang expiry? Walang expiry. Okay. Kasi maubos naman natin yan in 2 years time din. Okay. Imposible hindi mo maubos yan. So, once na na-treat mo siya, basta huwag mo lang bubuksan para walang recontamination, okay yung tubig. Okay. Ano kung rotor cabinet, ang gagawin ko? Yeah, kunwari lang, nabuksan mo, pinasukan ng ipis, o pinasukan ng gamugamo, kung ano man yung insektong pumasok. Ano. Okay. Though, ang product natin na Hyposol ay mayroon siyang tinatawag na 0.2 ppm residual chlorine. Mukhang kung ipis na yung pumasok, eh contamination na yon. Eh palitan mo na palitan lang. Palitan na lang. Oo. Okay. Oo. Sige, deliver na tayo. Oo. Ano po mga benefits sa pag gamit niyan to? S-A-F-E or safe. Yung S po ay sinasabi, simple to use. Napakadaling gamitin. Gaya ng kumuha ka ng 3.5 ml, idagdag sa 20 liter of water, pabayaan in 30 minutes, after 30 minutes, buksan mo lang para sumingaw, tapos pwede nang inumin. Ganun po kasimple. Yung A naman, affordable. Kahit ito bilhin nyo ng 65 pesos, ito po naman ay magagamit sa 28 containers. Kung i-divide ho nyo yung 65 pesos sa 28, parang 3 piso lang ang halaga ng isang container. Ligtas na yung inumin. Yung F naman po, it free our water from any bacteria na nandun sa tubig, kaya ligtas po siyang inumin. E, last letter sa safe, ito po ay napaka-economical. Kasi po, ito po ay pwedeng gamitin nang isang buwan sa isang pamilya kung pang-inom lang yung tubig. So sa halagang 65 pesos, isang buwan na po siya. Safe, affordable, free water from bacteria at saka very economical. Yun po yung benepisyo na pwede makukuha nyo dito sa paggamit ng Hyposol. Pero pag ginamit ko yan, wala na siyang yung mga latak-latak na gano'n. Yung latak-latak po actually, kung mayroon kayong kulay blue, slim blue dyan, maaalis lahat yun, lilinisan niya muna. Hindi, sa susunod na paggamit nyo, wala na kayong makitang lata. Kasi yun yung tinatawag ng slime bacterias. Okay, yun yung padami doon ng padami. Mag-ingat po tayo yung mga nabibili natin tubig. Ano po, kung walang residual chlorine yun, pag nilagay mo sa araw, tutubo yun ng slime bacteria. Yun po yung may latak doon sa ilalim na to ng container. Yung mga kalakalawang pa yun. Pwede ho maging kalawang yon. Matatanggal yon dito? Matatanggal ho kasi sa umbisa pa lang, mawawala na siya. Wala nang maiiwan na bakterya o dumi sa container nyo. Paano kung kayo ay magpapadeliver ulit kay Manong Rodolfo? Dahil kailangan nyo ulit ng tubig. Siguraduhin mo, Mang Rodolfo, na ubos yung tubig para hindi sayang. Ngayon, pag nagbuhos ka ulit, sundan mo lang yung tinuro ko na procedure.
Ayun. Nakakailan po kayong galon sa isang buwan? Sa isang buwan, marami po. Hindi ko ma... Mga 50? Mga more or less. More or less. Ito po ay pang 28 container. So kung 50 or more, kailangan nyo ng dalawa lang siguro. Pero ang maganda po doon, ligtas na yung tubig nyo pang inom. Hindi na ho kayo magkakasakit ng diarrhea o kay AGE. So, okay ka na, Mang Rodolfo? Lahat ng customer mo dito sa tenement ay i-hypusol mo? Hypusol. Oh, okay. Maraming salamat po sa oras na pinagbigay niyo sa amin. Okay, alas na kami ni Manong Rodolfo. Okay, thank you. Salamat din. Thank you. Okay. Maraming salamat, Manalina, sa binigay niyong panahon sa amin. Salamat po sa panahon na binigay niyo sa amin. I-share ko sa inyo kung ano yung dinala naming technology dito sa tenement ngayon. Okay? So, lahat po tayo, sigurado ako, uminom tayo ng tubig. Okay. Ano yung sakit na makuha natin pag hindi tayo uminom ng ligtas at malinis na tubig? Diarrhea. Pinakamahalaga ang tubig kahit wala ng kuryente, tubig lang. Kasi, siyempre gamit mo ng paligo, CR, panluto, panghugas. Yun ang gamit talagang sa tubig. Yun. Ang hyposol, sa umpisa, habang nakikinig ako kay Doc, medyo na-amaze po ako na sa konting patak po pala, malilinis po yung tubig. Yun po ang una kong reaksyon. Kaya siyempre habang nagsasalita siya o naglalaro po sa isip ko kung talagang effective ba o talagang safe. Sa paliwanag niya na maganda naman po yung paliwanag niya na okay naman po para sa akin. Ngayon ko pa lang kasi magagamit siya. Hindi ko pa alam kung effective. Yan lang ang ano ko. Pag na-try ko siya, nagamit na ako noon. Ayun. Maganda, kahit na hindi na ako bumili ng mamahaling tubig, kahit yung tubig na dinideliver dyan sa amin, lagyan ko lang neto, nakakatipid pa ako, safe pa. Nagpapasalamat ako sa ganitong technology na na-discover nila ang produkto na to para safety ang mga tao sa paggamit ng tubig. Sa ginawa ng government at ng DOST, nagpapasalamat po ako sa na-invento ng hyposol na yan para sa tubig. Dahil nakamalaking bagay po yung naitutulong nila yan sa mga bata, sa lahat po ng bawat pamilya. Bala ko rin po na ipagpatuloy at nasubukan naman po namin na ituloy-tuloy na po ang paggamit ng hyposol. I-share ko sa inyo kung ano yung dinala naming technology dito sa tenement ngayon. Okay? So, lahat po tayo, sigurado ako, uminom tayo ng tubig. Okay. Pero mayroon tayong problema. Ano yung sakit na makuha natin pag hindi tayo uminom ng ligtas at malinis na tubig? Diarrhea. Naintindihan nyo kung gaano kasimple yung paggamit ng hyposol? Opo. Very safe. Very simple. Okay. Kaya gawin nating habit. Malinis na tubig ang ating inumin. Isang marangal na trabaho magbigay ng tubig sa makabayan. Dahil alam ko ito ay dagdag buhay sa bawat isa na customer niya at naging customer ko sa napakaikling panahon. Na-feel ko yung actual na mission ng company ko to bring safe water to every home. Parang actual ito na ginawa ko sa mga nakaraang panahon. Inikot namin ang buong Pilipinas. Kasama ko ang DOH, kasama ko ang WHO, UNICEF. Ngayon, DOST ang nagbigay sa akin ng isang opportunity na magkaroon ng equipment through the setup program. Kaya naging nationwide ng production ng hyposol. Yung experience namin ni Mang Rodolfo ngayon ay hindi ko ipagpapalit din kasama ng mga experience ko pushing hyposol sa mga households. Nang dumating si Rocky, nalaman ko na
Meron siyang dalang kwento na tungkol sa Ipasol. Nakapanlinis daw ng tubig. Tayo, nagusto ang kapaliwanag naman niya. Na okay naman. Kaya, ginagawa namin ay promotion. Kasi maganda nga sa tubig. So, Manong Rodolfo, in behalf of Siensikat ng DUST, bibigay namin sa iyo ng libre itong isang box ng Hyposol. Okay? Pwede mong i-share sa inyong mga kababayan dito sa tenement. Okay, isang box mo yan, sa yan, free. At isang container na pwede nyong magamit. Mang Rodolfo, mulit, maraming salamat and congratulations sa malinis at ligtas na tubig. Ibibigay ko sa iyo ngayon, sa ngalan ng Siensikat, ang Hyposol at saka water container. Siensikat! Pinoy Popular Science Partner! Simula nung 25 years, pag-deliver ko tubig, nakakatuwa may dumating na ganitong invention. Na ang pangalan ay Pason. Isang invention na kaya luminis ng tubig. Kaya sa tubig na nadideliver ko, confidence ako na malinis na ito. Isang hangarin ang natunghayan natin dito sa Siensikat. Sana tulad ni Rodolfo, nabigyan namin kayo ng inspirasyon na kumilos para matupad ang inyong mga pangarap. Kaya kung ikaw ay may katanungan na tingin mo ay siyensya ang makakasagot, huwag ka nang mag-atubiling gumawa ng vlogs. I-post ito sa iyong social media accounts at lakipan ang hashtag Siensikat. Malay mo, ikaw na ang susunod na wisher na lalapitan ng aming DOST idols or science experts. Hanggang sa muli, ako si Secretary Fortunato Boy de la Peña mula sa DOST na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa amin dito sa Siensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Siensikat, Siensikat, hatid sa bawat mula sa DOST, science at technology.